ipinapakilala sa inyo ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, ang kagalang-galang Maria Leonor Gerona Robredo. Maupo po tayong lahat. Minamahal kong mga kababayan, may mga sanay sa ating buhay na mas matingkad kaysa sa iba. Noong nagkakilala kaming una ni Jessie, nung nasilayan ko sa unang pagkakataon ang mukha ng aming mga anak, nung bumagsak ang kanyang eroplano. Narito na naman tayo sa isang mahalagang yugto. Nagpapasalamat ako na kasama ko kayong lahat sa oras na ito. Kayong nagbigay ng inyong at umako ng ating laban bilang laban niyo rin. Sana samahan ninyo ulit ako sa aking bagong paglalakbay. Ang sandaling ito lamang tungkol sa akin. Ito ang ating pagkakataon na makasama ang mga nasa laylayan ng lipunan tungo sa maginhawang buhay sa mas malawak na paraan. Isang katulad nating nakikipagpulong sa riles ng tren, natutulog sa bangka at sumasakay sa habal-habal para maabot ang ating mga pinaglilingkuran. Ito ay isang malaking biyaya para lalo pang makapaglingkod. Tayo ay nasa posisyong ito dahil hindi natin matalikuran ang tawag ng paninilbihan. At hindi natin sasayangin ang pagkakataong paigtingin ang ating mga ipinaglalaban. Yinayakap natin ang abilidad na may buong pagpapakumbaba, pasasalamat at pagsusumikap. Ang mga pangarap ng ating Pangulo at ating mga plano para sa bansa ay nagkakatugma patungo sa iisang hangarin ang mabigyan ng tunay na kaunlaran ang ating mga kababayan, lalo na ang mga napapag-iwanan. Marami ang naumpisahan, pero marami pa din na kailangang punan. Panata natin saan ang kahit ano pang hamon. Hindi natin hahayaang mapigilan tayo ang anumang balakid upang makapagsilbi. At handa tayong makipagtulungan sa lahat. Ang tanging paraan lamang at ang hangaring ito para sa ating bansa ay ang sama-samang pagkilos. Naniniwala ako na sa panahong tila may matitinding hidwaan na nangyayari, ang hamon sa atin ay magsama-sama. Paigtingin ang ating pagkakaisa. At gawing lakas, hindi hadlang, ang ating pagkakaiba. Kailangan nating gawin ang tama para sa karamihan at hindi lang sa ilan. Ang katapatan ay dapat ibigay sa ating pinangakuang pagsisilbihan, kahit labag pa ito sa ating pansariling interes. Namulat tayo sa ganitong uri ng pagsisilbi
at itutuloy natin habang tayo buhay. Bukas ang pintuan ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay. Anuman ang paniniwala o anuman ang partido, tayo ang tanggapan na palaging nakikinig sa boses ng taong bayan. Hangad nating maging magkatuwang ang pamahalaan at pribadong sektor tungo sa pagbabago para sa mga nasa laylayan ng lipunan na dapat natin paglingkuran. Ang ating pagtutulungan, ang ating pinakamabisang puhunan. Napatunayan natin na hindi sa gabal sa anumang kakulangan ang totoo, tapat at pursigidong paglilingkuran. Ang pagsubok ay kabilang mukha lamang ng pagkakataon. Itong ito ang kwento ng ating paglalakbay. Noong nagsimula tayo, parang walang naniniwalang may pag-asa tayong manalo. Ngunit dahil sa pagbubuklod ng ambag ng bawat isa, tulad na lamang ni Nanay Alberta, na nagsangla ng kanyang singsing para makatulong sa ating kampanya. Tulad ng paglalakbay tulad na mga amang pinagtagpi-tagpi muli ang napunit natin. Marami sa inyong kasama ko ngayon na nanaig tayo. Kapag nanindigan tayo para sa mga pinaniniwalaan natin, kapag handa nating pagsakripisyuhan ang ating mga layunin, ang imposible ay kinakayang gawing posible. Kaya buo ang loob ko na marami tayong magagawa sa 6 na taon. Inaaya ko kayong lahat na nais tumulong, na magtungo sa ating tanggapan para tayong mangarap at kumilos para mabigyan natin ng mas magandang buhay ang ating mga kababayan. Pagsamasamahin natin ang ating mga hangarin at kakayahan upang makalikha tayo ng makabuluhang pag. Ang pangunahin nating tututukan ay gutom at sapat na pagkain, kalusugan at ng kanayunan, edukasyon at people empowerment. Sa mga larangan, walang dapat sayangin oras. Ang pangarap natin ay maibsan ang paghihirap sa lalo. Madaling panahon. Niyayaya na samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Sa unang 100 araw, plano nating magtungo sa pinakamalalayo at pinakamaliliit na barangay sa ating bansa upang alamin ang mga nais niyong matugunan. Ito ang sinimula na nating gawin sa ating distrito sa lalawigan ng Camarines Sur, kung saan ako isinilang, nag-aral, nagtayo ng pamilya, namulat sa mga problema ng lipunan, kung saan napudpod ang ating mga tsinelas sa paghahanap ng mga mabisang solusyon sa kahirapan. Umaasa tayo
na sa pagdala natin sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa inyong mga barangay, mas mararamdaman ninyo na totoong pamahalaan para sa inyo. At kapag nadama ninyo yan, magkakaroon din tayo ng inspirasyon na simulan ang pagbabagong loob. Nakita natin ito sa mga magsasaka at mangingisda na ating sa bawat inabusong asawa na ating binigyang lakas o sa bawat katubo o magagawang nakasalimuha. Anumang pagbabago sa ating bayan ay nagsisimula sa pagpupursige ng bawat Pilipino. Kapag nagkaisa tayo, walang imposible. Sabi nga ni Jesse, nung siya ay nabubuhay pa, "What brings us together as a nation is far more powerful than what pulls us apart." Sa panahon ng matinding hidwaan, ang pagkakaisa ng bansa ang tanging pag-asa. Iba-iba man ang ating pinanggalingan, iisa ang ating hangarin, na ang bawat pamilyang Pilipino ay mamuhay ng may dangal. Ang sandaling ito ay simula ng sama-sama nating pagtupad sa ating mga hangarin. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po sa ating pangalawang pangulo para sa inyong mensahe. Magkakaroon po ngayon ng photo ops and tablado ang pangalawang pangulo kasama